Spotify. Nagagalit ka sa manok. Makain lang yun eh. Kain naman. Ito guys, ang ating mga manok na inaampon ko yan guys, sa mga PWD na manok. May disability po itong manok na ito. Ito po ang tawag ko sa si Pilay. Pilay po kasi siya. Ay, inaampon ko ang mga PWD na manok. Pakakainin ko na sila ngayon guys, sa hapon. Pinagalo ko po ang sapal ng nyug at breeder at saka bidaw o darak. Yung darak po ay ang durog na balat ng is ano palay. Yan po yung darak. Gusto nyo nang kumain ha? Pero pinakain ko yan kanina. Yan guys, ang isa kong inampon na PWD na manok. Ito, papangalanan natin si Pili. Si Pili po, yan. Isa lang po ang nagagamit niyang paa. Totally disabled po yung isa. Tinamaan po yan ng tare. Nanalo na po ito. Ngunit kasawi ang palad ay natamaan niya yung sarili niyang paa. Kaya disable po siya. Yung main tendon po ang naputol. Kaya hindi niya na po yan mailangan. Huwag mga awayin. Yung video ko nga. O sige, layo ka na. Yun guys. Guys, salamat sa panonood guys. Pakita ko pa ang aking inampo na PWD na mga manok. Manok with disability. Guys, italisahin ko ang aking chicken with disability. Ito po ay bulag. Ang kanang mata niya po ay wala nang makita. So yan po ang isa sa aking ito po ay pangalawa kong manok na with disability. Ito po ay naampon ko po yan. Patuloy ko pong inaalagaan ang mga ganyang manok at ina-nurture. At hanggat maaari ay bigyan sila ng normal na buhay at pinapalahi ko po sila, no? Meron na rin naman po yung nalalahian, may mga lumalapit po yung mga inahin. Kung crush po nila yung lalaki, ay lalapit po sila ng kusa kung crush po nila. So, kunti lang po yung nagkakakrush dito kay Bulag. Kay Pilay po, wala pong nagkakakrush yan, wala pong lumalapit. Mahirapan po si Pilay na sumampa sa mga chicks. Ito po ang aking PWD number 2, si Talisain, ano? Bulag po siya. Tingnan niyo po yung mata. Yan pong kanan ay may panin pala. Ito pong kaliwa ang kanya. Normal po yung kaliwa. Yung kanan po niya ang may diferensya. Yan, normal po ang kaliwa. Tingnan naman po natin ang yan niyo guys. Wala po siyang paningin. Si pangatlong PWD. Okay. Makapal na po yung kanyang palong. Ito po ay bata pa lang ay naputol ang kanyang pakpak. Buto sa pakpak. Nashuffle po kasi siya ng talisain na bulik. Maliit pa siya ay umaagaw siya ng patoka sa bulik. Nashuffle po siya. Kaya bali po yung buto. Lumawas po yun sa, ano, sa kanyang karne, kaya inopera ka po ito. Pero awa naman ng Diyos guys ay nakasurvive siya. Inamot ko lang siya na antibiotic. Tinahi at nilalagyan ng lagi ko nilalagyan ng betadine.
Ito guys ay ayan oh, yung buto niya. Tumilitaw na yung buto niya dito. Kasi ano siya, paldado. Ito pa. Ito naman guys ay lalaplap siya ng aso. Natanggal yung buong balat niya dito. Ngayon ay nakaka-recover na. Napapalitan na po yung balat niya. At tumutubo na rin yung mga konti niya. Balahibo. So, nakaka-survive naman po siya. At nanliligaw na. Magaling na po itong manligaw guys. Normal na ang buhay niya. Marami na rin siyang naasawa na mga kapwa niya manok. So balik na po natin siya guys. Ang ating PWD number 3. Si Alimbuyugin. Ang tawag po rito ay si Alimbuyugin. Naman guys ang aking pang-apat na may disability si Sisiu. Ito guys sinamampala guys ay kinagat siya ng aso sa likod. Ayan. Dalawang pangil po yan. Isa, dalawa. Dalawang pangil na sumakmat. Noong unang gabi niya guys talagang iyak na iyak siya. Pilay na pilay siya maglakad. Ngayon medyo normal na yung kanyang lakad. At yung blue na dito niya, blue na blue po yan. Yung dugo niya sa loob ay nag-blue. Yung part na yan. Ngayon ay bumabalik na po yung kanyang kulay. Hindi na po masyadong asul na asul o kulay talong. Dahilan sa pagkakasakmal. Salamat naman at nabuhay po ito. So ito guys mga aso ay kalaban po itong ating mga baboy. Ang baboy, aso, kalaban po ng ating mga manukan. Marami pong napapatay. Ang baboy po ay nung isang araw may pumasok na sisiw, hindi na po nakatakas. Sinakmal po siya ng baboy, yung malaking baboy. Isang siyap lang ay nalunok na agad siya. Wala na pong magagawa, hindi ko na po mahabol. So sorry na lang po sa kanya. Ito po ay nahabol pa ito dahil nakita po ito ni nung kapitbahay namin na nasakmal siya. Hindi masyadong bumaon yung pangil niya. Meron ding sugat, ayan, dalawa. Pero hindi siya masyadong bumaon, hindi vital parts ang tinamaan. Kaya, thanks God na buhay po si White. Ito po si Whitey, ang ating PWD number 4. Okay, so, iniingatan po natin ang ating mga chicken with disability. Inaampon po natin at inaalagaan hanggang mo sila po ay mabuhay at maging normal ang kanilang buhay, no? Makapag-asawa, makapag, kung babae naman ay makapang-itlog para po sila ay dumami pa. So yan, inaalagaan natin sila. Nandito sila ngayon sa kulungan. Kulong po sila para mas madaling makarecover. Kapag po sa labas ay baka mahuli-uli sila ng mga aso o pusa. Kagaya po kanina, may pusa po na ligaw na kulay dilaw or gold brown ay nadali din po nakagat yung isa naming sisiw. Kawawa naman, maganda rin po lahi noon. Texas na Texas din yun. Kailangan siguro talaga ay kulong ng mabuti. Puno lang po kasi ang aking mga kulungan sa ating mga manok na pinaparami upang sa gayon ay maibenta. May benta sa magandang presyo. Yan mga kamanukan guys. Yung mga tip natin, alagaan po natin ang manok hanggang sila po ay mabuhay, ang normal, gamutin kung kailangan, bigyan ng vitamina. Okay. Pasok na po natin siya sa kanyang kulungan. Ganda rin siya. Ito po nanalo na yan. Malapit na yan ibola. Ito po version black din. Icon yan. Hats gray. Ah, hats gray. Hats gray. Pakailan na pong panalo yan. Ganyan talaga yung pungos niya. Oo. Hindi na yan pinupungosan. Ang ganyan lang. Ang galing naman. Pogi siya. Yan pala. Ito guys ang Gilmore. Ito may simplak din ito. Ito
po ang Gilmore. Yan, Gilmore. Persian Black din. Mga ilang months na po ipag ganyan? 4 months pa lang yun. Pero malaki na rin sa 4 months. Matangkad siya pala, no? Persian Black. Dalawa lang natin. Sayang nga, ang ganda na nun. May saka yun na babae. Ito, Persian Black. Ay, Hatch Gray. Ito, yun, yung babae yung hindi masyadong basic. Ito, mga sisiw niya na yun. Ano? Ang gaganda nga ng... Wow, 4 wins na pala to, ha? Pan-derby pala to, ha? Gerdi ka na lang. Wala siyang kwan, walang sugat. Yung pang-abandala. Ay, nabalda na siya. Ang haba ng tari, uncle, oh. Yan ba yung may tari sa tuhod? Apat? Ay, hindi yan. Namatay na yan. Namatay na yan. Ang laki. Ang laki yan. Parang mga manok din natin nila atong-angtong ganito, no? Oo. Magagandang, ano, dugo. Kaya pag ganyan pala, pwedeng pagsamahin, tapos lalagyan ng box sa loob. Oh, doon siya i-itlog. Oo. Oh. Ipunin lang yung itlog. Pag nag-ilim din niya, inaalis niya po yung lalaki. Tapos lagi lang may pakain siya, okay. Hindi mo lang pinapalabas. Kaya mga manok na nakakulong lahat. Maganda nga ang ganyan, nakakulong.